Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Dais Media. Gagawa na naman tayo ng isang menu. Gawa tayo ng dumpling, pork dumpling. Ito yung kanyang mga ingredients. Minced pork. Ito guys, nasa mga 300 grams. Tapos may konting prawns, minced din. Tapos carrot. Itong carrot, ano ko na to, tinagdad ng maliit. White pepper, ground white pepper, soy sauce, sesame oil, and lagyan natin ng konting spring onion, chopped spring onion. And then, saka kailangan rin natin yung dumpling wrapper. So, i-marinate muna natin siya, yung ating pork sa soy sauce. Soy sauce. Ito guys, estimated ko lang yung kanyang mga ingredients. And then sesame oil. Okay. Naglagay tayo ng paminta. So, ihalo na rin natin yung ating chopped na carrot. So, depende sa iyo guys kung ano ihalo mo na gulay dito. Pwede rin cabbage, singkamas, water chestnut, chop-chop lang. So, wala akong ingredients na ganun. So, ito na lang yung linagay ko. Sina natin yung carrot. So, 3 tablespoon yung kanina, yung ating soy sauce. Kasi depende sa lasa mo guys eh. Medyo gusto mo, medyo salty-salty. Ayan. Tapos, lagyan natin ng spring onion. So, imamarinate muna natin ito guys ng mga 1 hour or more bago natin i-wrap.
Okay, marinate muna natin siya. Mamaya natin siya i-wrap para mag-absorb yung kanyang sauce, yung lasa niya. So guys, magbabalot na tayo ng ating dumpling. Tapos, pag nabalot na siya, pwede natin naman lutuin kagad or keep in the freezer. So, anytime, pwede natin maluluto. So, ito yung kanyang wrapper. Malaki niya. Malaki yung kanyang wrapper. Meron namang maliliit dito. So, ito kasi yung malaki. So, ganito lang siya. Huwag masyadong malaki. Just mga 1 teaspoon siguro. Or more. Tapos, lagyan natin ng tubig palibot. Para dumikit yung ating wrapper. Ganito. Pwede rin siyang ganito or pwede rin siyang lagyan mo ng design ng kulubot. Yan. Ayan. Yan. So, pwede ito guys boiled or pwede rin siyang ipa-fry. So, ganito lang hanggang sa maubos natin balot. Okay. So, ito na siya guys. Magpa-fry lang tayo ng ilang piraso. Try natin. So, ipipreaser ko ito. So, anytime pwede nating lulutuin. Frozen na diretso ganito. Frozen tapos ipa-fry ng ganito. So, hintayin natin na mag-crispy itong ilalim niya. Na siya. Para lalo pa kung frozen siya para hindi madali masunog yung ilalim. Kasi pag frozen matigas pa yung ano. So kailangan low fire siya para madi-defrost. So ito na siya guys. Lagyan na natin siya ng tubig. Kuluan natin siya kasi yung meat sa loob, para maluto yung meat sa loob. So, coveran natin siya guys para madali siya maluto. So, yan na siya guys. Malapit na matuyo yung tubig. Baliktarin lang natin kasi yung sa taas. Dito yung ano, para na maluto rin yung wrapper. So, kung frozen siya, siguro mga 10 minutes or depende sa pag naubos yung tubig na nilagay mo.
Pwede mo na siyang baliktarin. So, ganito na siya, guys. See? Masarap yung lasa niya. Yan. Pag boiled naman, iba naman yung texture nun. Ito, crunch, medyo crunchy siya yun kasi fry na fry yung balat. Okay, guys. Thank you for watching.